Ibabahala ang Commission on Population na PopCom sa lalong pagdami ng populasyon sa bansa kapag hindi pa naipatupad ang Reproductive Health Law. Ito ay dahil naka-TRO pa rin ang implamon na isang uri ng contraceptive na una nang ipinamahagi ng Department of Health noong 2015. Si Gerald Tagbo sa detalye. Nangangamba ang Commission on Population o PopCom na mas bibilis pa ang paglago ng populasyon ng Pilipinas kapag hindi maayos na naipatupad ang Reproductive Health Law. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa implano na isang uri ng contraceptive na una nang ipinamahagi ng Department of Health noong 2015. Ayon kay Dr. Juan Antonio Perez ng PopCom, kung hindi aalisin ng SCNTRO sa implano, mas malaking problema sa kalusugan ang posibleng kaharapin ng bansa. Habang tumatagal yung Supreme Court sa pagdedesisyon nito ay there are dire public health consequences that could lead to a public health emergency. Maaaring pumalo sa magit 113 milyon ang bilang ng mga Pilipino sa taong 2022 kung hindi mapipigilan ang mabilis na paglaki ng populasyon at mas tataas pa ang bilang ng maternal deaths sa mga susunod na taon. Kaya hiling ng komisyon at maging ng DOH sa Supreme Court na alisin na ang matagal ng TRO sa implanon para lubusang maipatupad ang nilalayo ng batas ukol sa reproductive health. Malaking halaga ang ginastos ng DOH sa pagbili ng mga nasabing gamot. Aabot sa magit 200 bilyong piso ang nagastos ng kagawaran sa implanon na matagal na nakaimbak sa kanilang warehouse. Kung hindi raw agad maaalis ang TRO, posibleng hindi na rin mapakinabangan ang implanon. Hanggang 2020 na lang ang availability ng implanon at mahihirapan ng DOH na makabili ng mas murang gamot. Giit ng DOH na mabisa o mano ang implanon taliwas sa argumento na ito'y isang uri ng abortive patient. Yung implanon sana mas maganda dahil napaka-komportable. Dahil hindi ka na, wala ka ng ibang iisipin, wala ka ng ibang iintindihin na iinom or pupunta sa center or pupunta sa doktor. Sa isang bisita sa manggagamot o sa health center, for the next 3 years, wala ka ng ibang iintindihin muna. Kasama rin sa na-TRO noon ang pagpaparehistro ng mga bagong brand ng contraceptive. Kinakailangan na may Certificate of Product Registry mula sa Food and Drugs Administration o FDA bago bumili o pamahagi ang mga gamot. Posibleng 5 brand na lang ng contraceptive ang matitira sa DOH pagdating ng taong 2019. Tayo mabibilhan in the following months and yung need natin for these commodities a big problem. Sa datos pa ng PopCom, nasa mahigit 13 milyong Pilipina ang apektado ng TRO. Sa nasabing bilang, mahigit 6 na milyon ang gumagamit ng contraceptives at 7 milyon ang kailangan ng family planning measures. Limitado sa ngayon sa vasectomy sa kalalakihan, tubal ligation at iba pang natural method ang ginagawa ng DOH patungkol sa family planning. Patuloy namang ginagawa ng PopCom ang signature campaign upang mahimok ang SC na alisin ng TRO. Nasa magit 100,000 lagda na ang kanilang nakalap at target na mapaabot ito sa magit 1 milyon. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo. I'm 1 with 25.